Hey guys, let's have a clear talk. Pagod na eh. Ilang araw ng pagod. Anyway, it's okay. I'm happy naman. Kaya nga nagre-read ako kasi para medyo masaya. Kahit na itong aking damit na ito ay galing sa Taytay. Mura doon eh. Kaya lang, bawal na yata pumunta doon. If you happen to be near there, then doon na lang kayo bumili ng damit. As in, ang mura-mura. 200, 300, 200 nga, malaki na dun eh. Isang ganitong blouse, parang ito mga 140, 120 lang. Naisip ko tuloy. Ano kayang ginamit na sinuli dun, di ba? Anyway. Anong thoughts ko? Okay, siguro pag-usapan natin, paano kung ang isang tao talagang ayaw sa'yo? Whether ka-opisina mo, whether kasamahan mo sa isang organization, or whether kasamahan mo sa kapitbahay mo, or whether dati mong ex na ayaw talaga sa'yo. Anong gagawin mo? Di ba? Sad naman. Bakit ka ayawan? No? Sad. Pero ako, naniniwala kasi ako na ayaw ka kasi hindi kanya katulad. Halimbawa, tahimik siya, ay katulad ko, madaldal. Madaldal talkative, pero hindi naman nag-i-spread, no? Parang, I'm just verbose, I just express myself. So, yun. Kaya ayaw sa'yo, di ba? Pwede yun. O kaya ayaw sa'yo kasi ayaw nang late kang matulog. Ayaw sa'yo kasi marami, no? Maraming dahilan kaya ayaw sa'yo. Pero ano ang gagawin mo kung ayaw sa'yo? No? So sad. In an office environment, hindi dapat official yung pagiging ayaw sa'yo. Kasi, ang hirap naman nun, di ba? Dapat kahit pa paano, marunong din kayo ng politics sa office setting. Na kahit ayaw mo, ipakita mo pa rin na you are professionals, you are a professional, and you have decorum or the way you behave, di ba? Ang problema yung sa probinsya, halimbawa may kapitbahay kang ayaw sa'yo, di ba? Ano ba ang anchor ng ayaw sa'yo? Inggit? Or insecurity? Or talagang ayaw lang sa'yo? Yung halimbawa, yung hindi talaga kayo magkasundo, boats and nuts nga philosophy, no? Ano gagawin mo? Siyempre, yung ibang dyan na pilosopong sugot, sabi, eh kung ayaw sa'yo, ayaw ko rin. May certain degree of, ano, tama, di ba? Alam naman, pilit mo kung ayaw sa'yo, di ba? Kung ayaw sa'yo, tapos hindi mo siya maalisan, bawa, asawa mo, or meron kayong bond, then, tisin mo na lang. Or, gawa ka ng scheme na hindi kayo laging magpapanglapit kasi baka magsuntukan ba? Yun. Pero kung reparable naman, halimbawa sa office, di magpa-assign ka na lang sa iba. Or kaya sa ano pang setting yun? Yung dati mong ex na bigla kang inayawan, parang ganun. Ay di, pagpasadyos mo na lang yun. Minsan may mga bagay tayong pinagpapasadyos na lang eh, kasi hindi natin kaya. Kasi yung action ng ibang tao, hindi natin maarok. Or hindi katulad natin. Or yung ganun siguro. Kasi pagpasadyos mo na lang and move on with your life. You cannot really please everyone. And we are born of different time, of different circumstances. And hindi mo kasi alam eh, baka may pinaghugutan din. Kaya ayaw sa'yo, di ba? Lagi iniisip ko eh, ano kaya nasa isip mo? Ba't kaya ayaw sa akin? Although, you should not be egoistic naman or narcissistic na akala mo lahat ng tao gusto ka. Of course, hindi. Di ba? Sabi mo nga sa inyo, mayroong maraming factors dyan. So, halimbawa, mabait ka, eh siya hindi mabait. Di ayaw niya sa'yo. Ang tingin niya sa'yo, pasikat. Di ba? Pero, ako, in general, siguro, if people dislike me, then I will still
I will still like them. But not necessarily love. I mean, on an emotional level. I will still like them. Because they're still my brothers or sisters, di ba? At magpadasal mo na lang na, ano yun? Hapu, hapu, ano? To be touched by the wisdom or the grace of God. Di ba? Ma-realize niya na, bakit ka ba ayaw ko doon sa taong yun? Anyway, so yon. That's just my real talk for today. And yeah, just enjoy life and have ourselves vaccinated. I will wait for the ano muna, for the many bago ako magpa-vaccine. Pero definitely I will have myself vaccinated. Iba pa rin kasi yung may protection. Okay? Kasi kahit naman sa flu, 'di ba? Pag nag-flu vaccine ka, wala namang assurance na hindi ka magkaka-flu. It's just that the symptoms or the yung mga iba, yung mga iba, repercussions or sakit, ganyan, mahina kasi nga meron ka ng vaccine. Okay? Anyway, napupunta sa vaccine, usapan natin. Ang topic natin ay paano kung ayaw na sa'yo ng tao. Brush it off. Disregard. But continue to love and believe in the goodness of humanity. Because humanity is really good, in generally, okay? And we are born as one child of God, and we have the right to be here. And we have right to be happy, and we have the right to be surrounded by good people, di ba? So anyway, God bless you guys. Mama, God bless you. God is good all the time. All the time, God is good. Thank you for your kindness.